good morning. Pasensya na sa abala. Tanong lang po namin, Mayor, ano pong status ngayon? Kumusta ng COVID situation dito po sa bayan po ng General Nacar? Magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay at sa lahat ng nakapanood ng inyong programa. Pag pinag-usapan ay bayan ng General Nacar, kinagagalang ko pong ibalita sa inyo na kami ay COVID-free. Tagal-tagal rin. December pa, first week ng December, COVID-free na tayo. Pero bago dumating ang December, kami ay COVID-free ng mula day one ng COVID. COVID-free kami ng 6 na buwan. Wow. Talagang minaratol natin yun. Tinarabaho natin ang gusto yun. Nagkaroon kami ng insidente ng August o September. Tapos yan ay na wala agad natin. Isang OFW. Then sumunod dito sa kalapit bayan natin, nahaway ang ating mga kababayan, din nagsunod-sunod. Umabot naman kami ng 44, yung lahat ng dami. Positive ng COVID. Pero nag-lockdown ako ng isang barangay, ang target namin doon para mapatahimik yung COVID ay ilock yung isang barangay na yun. At nakuha naman natin. So Christmas kami ay COVID-free. So salamat sa mga partner natin. Paano po niyo hinarap yung ganung sitwasyon? Yung 44 na yon, ano po yung ginawa niyong programs para maagap? So, maximum participation ng community, ng barangay. From the very start, ang akin talagang laging sinasabi sa aking mga kababayan, ang approach natin ay barangay-based. Ibig sabihin, hindi po pwedeng sinasabi nating frontliner ay itong mga health workers natin. Iniba natin yung strategy. Kasi ang ating iniisip dito, digmaan ito eh. Yes. Digmaan ito ng kalaban na hindi natin nakikita. Therefore, dapat palakasin natin yung ating defense. Ang first line of defense natin ay yung ating pamilya. Ibig sabihin, kung barangay-based yan, sasabihan natin sa ating kabarangay, sa ating kapitbahay, sa ating pamilya, na dapat palakasin ang ating immune system at sumunod sa mga protocol. Yun ang first line of defense. Ang second line of defense natin ay isang na checkpoint. So napakahigpit namin pag may pumapasok. Lalo pat mga walang dokumentos na hinihingi namin. Batay sa itinakda ng IIT at nagdagdag pa rin tayo dito sa atin sa lokal. Sa yun, ang pangatlong defense natin, third line of defense natin, yung ating mga health worker. Pag nakalabas sa bahay, nakalusot sa bahay, nakalusot sa checkpoint, sasunod ito ng ating medical. So ito yung ating mga suspect at probable. Pag hindi pa na kaya, ay sabi ko, hospital ka, kung hindi ka na kaya ng hospital, pakasama, ikikremit ka na. So doon ang ating ano yan. So itinanim namin sa kaisipan ng ating mga kababayan na mahalaga yung defense at participation ng bawat isa. Kumusta po ang food security when it comes and jobs and food security? Yeah, ginagawa natin yun. Pero bagyo kasi kaya na-maximize namin yan, mayroon ang balik ako muna yung defense natin. Nag-set up kami ng mga communication per barangay. Ang una kong ginawa, nung mag-lockdown ta ang national, actually, nag-lock ang national ay 25 ng March. Ako 12 pala, nakalock na ako. Inorganize ko yung mga barangay captain. Mayroong radio sila, two-way radio. Then ang namumonitor namin, ilan ang napasok, ilan ang nalabas, alam namin yun. Then may reporting kami 3 times a day or 4 times a day. Alas 8 ng umaga, alas 12, alas 3 update kung ilan ang pumasok. Then alas 8 ng gabi. Lahat yung report namin yun. Pag hindi ka nakapag-report, sigurado ko binibuhan kita. Kung hindi ka nakapag-report, ilan ang pumasok sa inyo na tao? Hindi taga dyan. Report natin yun. At na-maximize natin yung beach na bulyo natin sa barangay. So yun. Nung nakalak na, maswerte kami kasi agricultural area kami. Ang approach natin dito ay na sa bawat barangay, hindi yung tayo nakalak ng talagang lak na walang naalisin para tinit. So mga likod bahay, hindi kaya namin magtanim. Nais ko rin ibalita sa alin yung mga listeners. Ako ay nagpo-promote ng organic farming. Ako yung vice president ng League of Organic Municipalities and Cities sa buong Pilipinas. So, pinipromote natin yan. Kaya yung ginawa natin, during the quarantine,
nagpagawa tayo ng mga contest. Hmm. Itanim mo, ipost mo. Kasi ang ating kinakatakot dito, yung mapagsabay natin yung medical aspect at saka yung psychological aspect. Pag pinalabas mo, madadali tayo sa medical, baka magkasakit. Pag kinulong mo, psychological naman, masyado mahirapan, baka magkaproblema. Kaya ahapon nakakuwarating, gumawa kami ng bibig. Nagtatanim sila bakyan, organic yun. At hindi lang basta nagtatanim, mayroon silang price sa amin. Mm-hmm. Nakakuha kami ng 1,000 entries, bawat barangay. At kumuha kami ng 10 na bawat cluster, may premium yan. At automatic, pag sumali ka, 1,000 agad. Yan, i-propose mo yun. Meron pa validate naman doon sa barangay. I-propose mo yan. 1,000 agad yun. Pag nanalo ka, 5,000. Mm-hmm. So, habang naka-quarantine, nag-i-enjoy ng tatanim. Then, secured ang pagkain. Bandang huli na nagbibigay ako ng ayuda, yung produkto na yun, binibili ko sa kanila at yun na pinapamigay natin. Mm-hmm. So, habang naka-quarantine, dapat may gimmick para pabalansin natin yung medical at psychological. Dapat may activities. Then, pangalawa, nung medyo lubuag kami, nag-issue ako ng discipline order na from 5 to 9, pwedeng mag-bike within the barangay kung saan ang barangay. Mm-hmm. Pwede ka mag-swimming sa dagat para lumakas ang reopening yung system. So, yun ang ginagawa natin. So, mukhang nag-work naman. Itanong ko, ipost ko, pero ganun. Tapos, meron din kami doon yung Oh My Agri, yung pangalawang page. Kasi isang taon tayo ba eh. Yung itanong mo, ipost mo, individual lungs yun. Pero yung Oh My Agri, ibig sabihin yung Oh My Agri, ito yung agricultural product natin. Yung pinakamalaki, pinakamaganda, at pinakapambagaman makakatulong sa komunidad. So, marami din yun. Tuloy-tuloy yung aming may mga gimmick tayo ginawa para hindi sila mag-mute sa quarantine nila. So, hindi nila alam, may lipas ang panahon, hindi nila nararamdaman ang quarantine. Una yun, yung itanim yung post mo, tapos yung may agri. Sumunod ulit, lalo sa quarantine, parang at matagal yun eh, nire-reclamin ng mga 2 buwan, kami na validate. Sumunod namin doon, ay namang mag-post ang yung Centennial Tree. Mm-hmm. Kung ano yung pinakamatatanda, pinakamalaking puno na malapit sa iyong bahay, may pricing kami doon. Mm-hmm. 2-5, yung ano, di bawat mag-entry, 1,000. Talagang pinarir natin para mabalansin yung ating mga kayo. Mayor, ansan po nakilala ang General Nacar when it comes to the sa pinakaunang supplier, maging supplier sa contribution sa national and the Quezon province? Saan siya nakilala? Ang Nacar ay ang konting natin kilala kasi ang background ng Nacar ay ito yung last municipality ng Quezon province going to north. Hmm. Kami yung first in ng Region 3. Region 3. Ng Region 3 at last out kami ng ano. Nagkoconnect kami ng probinsya ng Aurora at probinsya ng Quezon. Nagkoconnect kami ng Region 3 at Region 4 rin. Mm-hmm. So, nakilala tayo nung binuksan natin yung ating access road going to Aurora doon sa mga sports tourism. Marami nang tinker dito. Mm-hmm. Motocross, or bike road. Mm-hmm. So, unti-unti, bike. Actually, yung 3 consecutive years, tayo ang pinakamalaking lugar, maaaring buong Pilipinas na tinadayo ng competition ng bike. Yung Brusco, Epic Race. Dati sa Kalinga, hindi ko ginagawa sa atin. Nationwide, hindi ko ginagawa yan. So, yung epic race ng bike, din sumunod, marathon naman, nationwide din, hindi ko ginagawa. Kasi nilalaan natin ang ating bayan sa sports and agri-tourism. Agri-tourism. Okay, Mayor, punta tayo dun sa drugs. Kumusta yung support natin sa presidente when it comes to the illegal drugs? Kumusta? Oo. Nakakatuwang ibalita natin na walang masyadong insidente ng drug users dito. Actually, itong kahipitan natin ay talagang maaaring may pailan nilang gumagamit na pagkuha sa mga karating ano natin. Pero sa awa ng Diyos, wala tayong masyadong ano ng drugs. Mm. At may pit tayo dyan, ipinapamunitor natin ang usiyan. Kaya hindi ba sabi yung totally drug free? Dahil yung in and out, pero ang tingin ko nasa tolerable limit tayo. Pero kahit tolerable limit talaga pinapahabol pa rin natin. Yung lagi yung instruction sa ating kapulisan.
na talagang yung drugs walang idudulot na magaling sa ating pamayanan, lalo dito sa kabataan. Okay. Mayor, Sierra Madre, you're nasa gitna, nasa paligid ka ng Sierra Madre. When it comes to the insurgency, kumusta? Oo. Compared to yung mga unang taon, napakakilala ang Natar pagdating sa insurgency. Pero ngayon, kaya na sinisikap natin i-promote ang ating mga programa at serbisyo ay to counter, hindi naman to counter ang kahirapan. Mm. Kasi ang alam ko, ang ugat ng insurgency ay kahirapan. Mm. Naniniwala ko, maging ito ay MPA o supporter, isa lang ang gusto natin. Ang common denominator natin, maganda-gandang bukas. Kung maganda ang kabayan natin, sino gusto bang mamundok at sino gusto magutop at habulin ng ating mga kasundaluhan. So naniniwala ako na ito dapat. Kaya ngayon, may project ako yung Sustainable Integrated Area Development Project. Isang special project ito ng ating munisipyo na hindi pinupundo ng munisipyo. Nakabuha tayo ng pundo outside government, funding agency kasi dati yung trabaho natin. So, special project tayo, ang pangalaga ay kapundukan at the same time, mga livelihood. Bawat barangay may organized group tayo at binibigyan natin ng capital, yung seed capital para sa kanilang mga livelihood. Okay. So, darating na linggo, next week, pupunta ako ng pinakamalayang barangay namin, mag-award ako po ng dalawang project natin sa dalawang organization na may livelihood. So, maliliit lang, 50,000 seed capital. Pero lahat ng marami namin meron na hindi. So dumadaan yan sa one-year preparation, sa social preparation. Yung iba dyan ay tungkol sa kanilang agriculture production. Yung iba dyan pagtatanim ng mga hayin din ba rin na food bearing streets. So mga ganun. So kinakounter natin ang anumang pamamaraan sa pamagitan ng pagpapataas ng antas ng agrikultura at kamulatan nila. So, kaya nga, ang pinakamalaking budget ko ay agriculture. Kasi agriculture area ang aming bayan. Last question, Mayor. Very controversial when it comes to the Kaliwadam. Yeah, correct. What is your opinion? Are you in favor or not? Oo. Ako ay hindi anti o pro-dam. Pro-development ako. Pro-development ako. Naniniwala ako na pag pinag-usapan natin itong proyekto na ito, tingnan natin ang impact sa ating higit na nakararaming mamayan. Depende kung saan ka nakatayo at kung saan ka nakalagay ang iyong bayan. Ang sa atin dito, kung talagang hindi mapipigilan ang Kaliwa Dam, ang ating paninindigan dito, sa bayan natin at magbigay tayo ng ating development portfolio, ito ang gusto namin mangyari sa bayan namin. Na hindi naman kami maapekto. Kasi kung magpapagawa lang dyan at mawawip out kami, hindi tayo papayag doon. Dapat may mga measures tayo. Kung kailangan ng national government yan, ang dapat ang tingnan natin dito, ano naman ang pwedeng proteksyon at magawa kasabay ng pag-unlad ng bayan natin. So nandun ako sa estado na yan. Taroon ako noon. Patanayan ako yung may mga estado niyan. Meron kaming SIGRA. Nagpagawa na ako niyan kasi ito yung aking ilan naman sa kanila. Nagpagawa ako ng SIDRA, nagpagawa ako ng yung sa development plan natin. So, kompleto yan. Lagay ako ng mga konsultan at meron kaming study ng mga watershed. Anong effect, impact ko, bakit tuloy yan? Ginastusan natin yan para makita natin. Kasi ang pinakamahirap naman yung basta tututol tayo, wala tayong scientific basis na pagtutol natin. So, may pinangawa ka ang mga plano na pwede kong i-bargain. At unti-unti ko binabargain ngayon o pinapakita sa mga proponent niyan na kung hindi gagawin nyo, pero ito na yun. Halimbawa, may dam o wala, binabaha kami. Wala pang dam, di pwede sumula ang dam. Ginagawa pa lang yung tourism road. Pero binabaha na kami. Anong dahilan? Kasi masyadong certification na ang Amos River. So ang proposal ko, hindi basta flood control lang, dapat dredging. So, wino-work out ito sa DPWH, sa Bureau of Equipment, na i-glitch namin itong Agus River. Pag napalaling mo yan, hindi ba siyang mapahayin ang nakarating pala. So yun ang ano namin yan. Kasi parang, ang analogy ko nga, parang baso ng tubig yan eh. Yung Agus River,
kakunti ng allowance para lagyan kasi puno na. Kunti ko na lang bahanan. Pero mo, walang itong January, walang bagyo, walang ano, pero binaha kami. Halos wipe out yung aming isang barangay. Dahil ang Agus River, kalibil na nung kalupaan, nung baka pa ako, lalaking baka, tagaling ka pa sa area. Tanungin mo yung mga magulang na nakakapasok ang bangka dyan, naman lalaking. Pero ngayon, yung anak ko, nung nakaraang summer, ang ginamit niya, kaya hindi ka lang siya sa dadaan, kasi tuyo na, nagsimula kay kaya pumunta rito. So, walang, kasi malalim, mababaw na, mababaw na. So, yun ang position natin. May nakalimutan ako, Mayor. Turismo pala. Ano yung pinagmamalaki mo dito yung turismo sa... Marami kaming mga tourist destination dito na talaga namang pwede namin ipagmalaki. Tinipak. Isa sa pinaka, ano yan, sa natal side yan. Ang aming tag-rider dito, sa Dinner Natar, natural ang ganda. Hindi namin binabago ang lugar na pinupuntahan ang pinagmamalaki natin dito. Kaya yung mga water force namin, yung aming mga beaches yan. So yun, so natural kami rito ng ano. At yun din sa amin. Nagbukas kami ngayon ng konti, pero susunod sa protocol. Nililimit natin yung mga napasok kasi ayaw natin na baka magka-problema tayo. Gusto natin masustain itong new normal na ang konti nararanasan natin. Ano yung requirements na sila'y makapag-stay o makapag- Dapat coordination, may ginagawa na kaming nagko-coordinate sa atin, mayroon silang medical certificate, alam mo kung pupuntahan yung barangay at tanggap siya, alam din kung ilan sila at gano'ng katagal, bago dumating, dapat nasabi ng provision ngayon. Then, kung ito ay turista, dapat nakalag sila dito sa atin, lang na papasok ng pinaglalag namin. Magkano ang percent na nawala nung hindi nag-operate ang tourism? Totally zero. Sa taong tayong walang turismo, ngayon lang hindi tayo napasok. Ilang event ang nakansil sa amin. Noong May, meron ako yung sa isang event ng malaking grupo ng magbabay na Epic Race Day. So yung Simano, yung grupo ng Simano, malaking grupo yun. Malaki pa sa Sablugo. Naka-schedule ng May 2, 3, and 4. Nakansil yun. Kasi hindi lang yung income niya, pero yung mga nagbibinta ng mga... Kasi ang policy natin, pag may mga events, huwag kayo magdala ng pagkain. Dito sa amin kayo pumuha. Yung mga pagkain namin dito, pinagbabawal din natin yung magdala ng ibang produkto. Dito lang. Dito lang. Bawal na soft drinks, pero mali pala yun. Dapat kasi healthy, safe food ang aking na-cooking. May mga juice kami na ano. Yung pala naman, pag nag-release, dapat may mga soft drinks para palakas yung nila. So, yun, talagang totally zero kami ng pangadaan. Mahilig po ba kayo sa bike? Mamotocross ako dati. Ngayon, 4x4, medyo maitan na. Kaya nila, Juby sa ulog, dinadala ko rito yan, Juby Tao. Juby sa ulog, came from Mindanao. Mayroon akong restaurant sa likod. Dalawang taon na, tatlong taon na siyang nag-re-risk kami dito. Sikat yun sa amin. Si Juby sa ulog, Juby Tao. Sina, yung mga artistang ano, kasama namin dito. Ilang may restaurant ako sa likod. Wala lang yung kalendaryo ko rin yan. Dati naglalaro ako ngayon, anak ko na lang. Medyo maitan na, ibigay na natin sa mga bata. Yan po, Mayor. Thank you so much. Marami na kaming story sa iyo. Marami na naman din sa inyo at mag-work like that.